Basta naalala mo, nung nilaunch dito ang Expander nung 2022, di ba ang dami agad nagre-reklamo, nasa yung Expander Cross? Oo, eh, syempre, anong gagawin naman ng Mitsubishi dyan? Eh, kahit sa ibang region, wala pang Expander Cross yung time na yon. Oo, pero napashut up and watch na lang kayo, and ang karamihan ng mga nagre-reklamo, when Mitsubishi Philippines finally brought in the Expander Cross earlier this year. So, titingnan natin if it's really worth the wait. I'm your host, Stanley Chi, yung senpai ng Turubuan. And I'm Vincent Villa, bodyguard ni Stanley Chi. So, tingnan natin kung ano makikita nating bago dito sa Mitsubishi Expander Cross. Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para lagi kayong makauna sa mga latest videos natin. Okay. Click nyo yan. So, tara na. Tara. Kotse ba? Kotse na. Tin-t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 in. Kotse ba? Feel kotse na! Oo, nandito tayo sa harap ng bagong Expander Cross. Yes. Redesigned ng front grille, may hexagonal holes, tapos bigger air intakes. Yung bumper sa baba, mas pinamacho yung itsura. Oo, tapos yung LED lahat, yung headlight, fog lights, saka DRL. Oh. Tsaka yung DR, ay yung fog light housing niya, squarish na. Hindi tulad dati na pabilog lang. O, tara, tayo sa Gently. Hindi, buksan ko muna yung makina. O nga, no? Wow, ang linis ng ating engine bay. Salamat, Cesar. So, dito sa makina, meron pa rin tayong 1.5-liter engine paired to a 4-speed automatic. Tapos, ang figures na ay 104 horsepower with 140 Nm of torque. Tapos sa city, nakakuha ang aming malaking rider na macho. 8.5 kilometers per liter. Tapos sa highway, nakakuha siya ng 15.5 kilometers per liter. Which is very fuel efficient considering, again, medyo malaki ang body. Tapos naka 4-speed automatic siya. So, you know, medyo hindi mo hahanap-hanapin ang CVT dito. Pero pag-uusapan natin yun mamaya. So, ano, yun. Gedli na tayo. Gedli. O, tara. Sa Gedli. 17-inch alloy wheels, power folding side mirrors. Yung roof rails niya, malayo ang gap dun sa bubong ng sasakyan. Okay. Tapos dito, no, sa lower part ng doors, meron tayong silver accent na nakapatong sa body cladding. Na makapal. Tapos, yung body cladding natin makapal, hindi siya halata. Sa harap at likod, dito lang siya sa side prominent. Okay. Ayun, kitang-kita nyo. Ayan. Kapal, oh. Mm. Oh, alam mo, Tito Vincent, medyo hindi ko type yung silver accent dyan sa may body cladding. Kasi bakit? Yan yung gasgasin eh. Sana ginawa na lang plain yung makapal na body cladding. Medyo no? May gloss din siya. No? So pag nagasgasan, para siyang body color na ano body panel din. Pag nagasgasan, marka-marka. O nga, no? Galing mo ron. Tsaka, eto, bago yung design ng gulong. Ah, pansin mo pa yun? Eh, siyempre. Kasi yung salamin ko kasi walang salamin. Hindi ko napansin. Talaga? dito na tayo sa likod. So, dito sa likod, makikita nyo, same ang kanyang upper portion dun sa normal Expander, yung hindi cross, hindi religious, eh, walang cross. Anyway, same na T-shaped headlights, tapos meron tayong spoiler with third brake light. Tapos, ang pinagkaiba lang dito, Stan, again, tulad sa harap, parang dito, sa lower portion. Kasi iba na tong design ng bumper. Tapos makikita yung body cladding, nag-extend hanggang dito sa likod. Pero more on silip lang kasi wala na siya dito. So yun o, dito sa baba, meron tayong faux skid plate. Okay. Alam mo, Tito Vincent, sana lang tinuloy na nila yung cladding dito sa likod. Kasi dyan yung lagayan ng gamit eh. Sabagay, para iwas yung gasgas din. Parang pag may binibit-bit ka, papatungan mo muna bago may tulak sa loob. Diba? Hindi magagasgasan. Yun. Tapos, overall, parang ang daming nangyayari. Oh, actually, marami siya nangyayari. Tapos, medyo iba-iba yung taste niya, front and rear and side. Parang iba-iba yung atake ng Mitsubishi dito. Pero, medyo may cohesion yung front and rear kasi itong lower portion na to, same siya nung lower portion sa harap. Pero yun lang, yun nga. Sabi mo nga, ang daming nangyayari. Oh. Tulad sa buhay natin. Tulad sa iyong comedy career, ang daming nangyayari. Tignan natin ang ating rear. Cargo space. Yeah. Manual tailgate. So yun, dito sa cargo space natin, kasha ang mga small size suitcase. And meron tayong plastic na lagayan ay patungan ng gamit.
kunyari maglo-load ka dito, dito muna ipapatong. Yun nga lang yung sinasabi ni Stan kanina, sana meron din dito. Kasi minsan sobrang bigat, hindi mo agad mailalagay dito eh. Medyo malaki pa yung agwat na yan, tapos medyo mataas tong height na to. Pero dito sa loob, no, yung binakulant nga ni Stan, meron tayong compartment. Lagayan ng mga mababahong sapatos, tools, and para hindi sila magkahalo-halo. So, pwede ka maglagay dito ng isda. Isda? Pwede ka maglalagay ng isda dyan. Eh, kung mamali nila. Ito, tupi natin yung third row. Whoop! Oh. Yun! Maluwag, oh. Maluwag siya, pero hindi siya flat na flat. Parang nagkaroon ka ng konting incline pagdating dun sa konti. Third row. I guess ganyan din, no, pag final natin yung zero. Fold na natin. Doon ka. So yun nga, at least pag yung second row naka-fold, magkadugtong na siya sa third row, wala na siyang incline. Medyo pataas, pero wala na siyang yung parang gap na aakyat, parang humps. So yun, punta tayo sa loob. So tara, nandito tayo ngayon sa third row. It's good for two people na adult, 5'6 ang height ko, yung leg room is okay. Pero pag long drives, medyo makipagpalitan ako dun sa second row kasi medyo mangangawit ako. Ideally, mas bagay rito ang bata sa likod. May 12-volt socket tayo, cup holders, magkabila, saka cubby holes, and shared na ilaw. Okay? Okay, doon tayo sa second row. Nandito tayo sa second row ng expander cross. Leather seats tayo, ha? Komportable to. Depende sa trip ninyo. Ha? Meron tayong center armrest with cup holders. Bottle holders, magkabilang dulo. Meron tayong Type-C charger and USB port. At syempre, ang ating aircon vents. Apat. Abot na abot sa third row. Dito, Vincent, kumusta ka dyan sa harapan? Ayun, mukhang wala akong Type-C dito eh. Type-C ba ito? Hindi, no? Hindi, wala. Okay. So, nandito tayo sa first row stand ng expander cross. And makikita nyo, same ang design ng dashboard compared dun sa normal expander. Ang pinagkaiba lang is yung theme. Kasi dito, meron tayong blue na padded leather, soft touch material. Tapos, instead na straight brush aluminum lang dito, meron tayong carbon fiber accent. Yaw, no? Tapos meron pa rin tayo ditong pocket with divider. And then, isa pang pinagkaiba from the normal expander is the steering wheel. Hindi kasi ito yung tulad nung nasa expander na normal. This is more of inspired or hiniram from the Montero Sport. I know, medyo mas robust siya sa pakiramdam. Tapos mas maganda yung leather niya. Ganda in fairness. And then, last na pinagkaiba is the gauge cluster. Kasi meron na tayong mas malaking digital screen compared sa isang analog, tapos may small screen lang ito, fully digital na yung main screen natin. And aside from those, wala na siyang pinagkaiba from the normal expander, more of the mechanical bits na. So yun ang pag-usapan natin dahil idadrive na natin to. Ano, tara Stan? Buckle okay. Up Stan! Tara! Okay, so I'm driving now the expander cross. Pero bago ako, syempre si Tito Stan muna. Tito Stan, may napansin ka ba dyan sa likod? So, komportable eh, yung leather seats kasi. Pero ito ha, to each his own. Yung iba kasi ayaw ng leather seats. Oo, so, medyo malaking factor yun. Oo, kanya-kanyang trip yan. Pero ako, masaya ako rito sa leather seats. Lalo na, syempre, malakas yung aircon. Alam mo sino mag-enjoy sa leather seats? Sino? Yung may mga covered garage. Mm. Kasi kung ang parking mo, open area, na nabibilid to sa araw, naku, susumpain mo yan. Medyo mainit nga pagka ganun. Oo. Tsaka maganda dyan, di ba may Type-C ka na charger? Oo. So yun, solid pag bumabiyahe, no? Oo, pwede hindi, mag-charge talaga rito. Hindi bugbog yung power bank. Pero ano, kagaya nga ng sinabi ko kanina, maganda ang feel dito sa likod, sa second row. Eh, third row, nandiyan si Tito Cesar, mukhang masaya naman siya. Oo, so, medyo sagad lang siya sa headroom. Tangkad kasi ni Cesar eh. Oo eh. Cesar, magpalit ka nga. Ayan, pero may bago kasing something dito sa expander cross, and that is in the suspension. Dahil meron itong bits na hiniram from the Montero Sport. Kaya medyo improved daw ang suspension nito compared to before. And against the normal expander. So titignan natin dito sa gets. Bale, nangyari with the rear suspension, mas pliant na siya. Mas control niya yung pagbaba. Hindi tulad dati na boom, gaganon lang siya. Oo. Ngayon, it's more controlled. Mas refined yung feel. And tulad yan, medyo hindi ko nahabol yung humps. Maganda pa rin yung pagbaba nung sa likod. Hindi, feeling ko hindi naman masyado nahilo si Cesar. Pero yun, maganda. And another different thing here is the active yaw control.
which is parang next level stability control dahil kinokontrol niya ang input sa wheels on all corners during braking and cornering para mas stable ang kotse pag sa winding roads. And hindi natin siya matetest ngayon dahil hindi naman winding roads dito sa Laguna, pero once you're out on Nasugbu, Marilake, Talisay Road, mararamdaman nyo yan for sure kasi hindi nyo mararamdaman na medyo alanganin na when you're on the limit of the corner. So aside from that, Stan, it really drives the same against the normal expander. Pero ang isang point of contention kasi dito, yung 4-speed automatic. Bakit na 4-speed automatic pa rin to? Sa akin ha, kung ginawa lang CVT to, magiging boring ang expander i-drive. Kasi CVT tends to be so smooth, so refined. Pero magiging iba yung power delivery niya. Compared dito sa 4-speed automatic, mas immediate yung output natin. And pag apak mo sa throttle, ayun o, mas ramdam mo agad, gumaganong ka na eh. Kapag sa CVT yan, medyo may lag. So you know, mas may sense kung ganun ang transmission, lalo na 7-seater MPV to, mas kailangan niya ng hatak. Ang ginagawa naman kasi ng CVT, it's there to be more fuel efficient. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, fuel efficient din naman to, naka 8.5 sa city, 15.5 sa highway. Ano pa hahanapin mo, 'di ba? Tapos may cruise control pa dito. So, I mean, the transmission might be dated, pero it works so well, there's no reason to replace it. Naks, nag-i-English. Ano eh. If it ain't broke, why fix it, di ba? Yun, mismo. So, yun nga, no? Magandang hatak dito sa 4-speed auto ng expander, pero syempre, hindi siya perfect. Kasi ano ang downside nun? Downside niya is kapag nasa highway ka at higher speeds, dun mo mararamdaman na medyo wala na siyang kaya ibigay. Kaya nga naka 15.5 lang tayo at 90 kilometers per hour yun ha. Sorry, hindi ko nasabi kanina. Pero 90 kilometers per hour. So I'm thinking nasa lagpas 2,000 RPM na yun for sure. Yun naman ang advantage sa CVT. Kasi pag sa CVT, mas may leeway siya para makapunta sa higher speeds and mas magiging matipid. Kasi ako yung sa Celerio ko, nakaka 90 ako rin na under 2K pa rin eh. So yun lang. Pero again, kung hindi ka madalas sa highway and mas madalas ka sa city, okay na dito. Lalo na meron tong auto brake hold for stop and go traffic, which is swabe ang catch and release niya. So personally, kung ako, wala naman ako masyadong hahanapin pa sa isang people holder. I want something reliable. Okay na ako dito sa Expander Cross. Angas pa ng labas. Ano, Stan? Husgahan na ba natin to? Sige, tara na. Mapanghusga ka talaga, Stan. Oh, Tito Vincent. Dito tayo sa last part. Oo, kailangan natin malaman. Magkano ba yan? Ah, yun ba last part? Anyway. O, di, alam mo yung presyo. This Mitsubishi Expander Cross is worth 1,328,000 pesos. 1.3. Hindi naman masama. Yeah. Pero ano tingin mo dito? Well, it's a may SUV feels. Yun. Siyempre, pagka gusto mo ng MPV talaga na yung pangmalakasan, Expander Cross tayo. Tsaka maangas talaga exterior niya, oo. No? Pero ako naman, ang tingin ko dyan, para yan sa mga medyo takot mag-explore. Yung mga gusto nasa safe brands. Safe brands, so to speak. Pero, maganda kasi dito, it drives well. Maganda ang riding comfort. And medyo enough naman ang kanyang safety features. Lalo na meron din siyang cruise control. So, alam mo yun, para siya sa mga ayaw na mag-isip ng, ayaw na ng anxiety kung masaservicean ba, mapipimes, kamusta to after ilang years, Expander Cross, very good choice. Saka syempre, magtitiwala tayong lahat sa Mitsubishi. Oo naman. O, kahit sa Mercury Drag, may pyesa niyan eh. Grabe naman! May pyesa doon. Baka pang BP na Mitsubishi. Pumunta nga ako National Bookstore, meron din eh. So yun, I mean, syempre, iba pa rin kung madrive nyo. Syempre, iba pa rin kung madrive nyo in person kasi yun talaga ang pinakamalaking factor kung magugustuhan nyo, Expander Cross. Yan. So, I'm your host, Ali Ching, yung senpai ng Turbuan. And I'm Vincent Villa, bodyguard niya. Tandaan nyo mag-subscribe kayo palagi para lagi kayo updated kung may mga bago kaming video. So, follow nyo kami. Pumunta kayo sa philcoche.com pag wala kayong magawa. Hindi, yung ano, car guide. Ay, hindi, huwag na. Car guide, huwag na. Huwag na. Ulitin natin yung extra. Huwag na. Yun na yun. Huwag na yun. O, sige. Oh, follow nyo kami sa mga social media accounts. Kompleto ko niyan, ha. Tsaka i-follow nyo ako sa podcast ko, Underpaid with Stanley Chi. At syempre, supportan nyo yung mga racket ko sa
1 News, 1 PH, Radyo 5. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!